sinabi niya kanina na bawal yung ano. Dapat matig. Good morning mga kanyors, mga ka-farmers. Welcome back naman sa aming channel. Ito po, Senior Jor TV. Ayan, sa araw na ito ay panibagong vlog naman ang ating gagawin. Ang ating gagawin ay gagawa po tayo ng Citronella Oil. Ito po ay isang family ng tanglad or lemongrass. Gagawa kami ng oil at i-discuss namin sa inyo kung paano gagawin yung procedure, how to make at citronella oil at kung ano po yung benepisyo nito sa katawan. Tuturuan namin kayo at huwag niyong i-skip yung video na ito dahil marami kayong matutunan at tuturuan kayo ng ating ano ngayon, chemist. Tita Anami. Joke lang. Ayan. Susunod na gagawa. Experience lang po. Base lang sa kanyang experience. So first na gagawin natin ay puputulin natin yung puno ng citronella. Then, sa mga hindi nakakalam, yung citronella isang family siya ng lemongrass. Pero mapapansin mo, iba yung kanyang kulay ng puno niya. Medyo ano siya, may pagka red. Yung tanglad naman ay pure green lang siya. So ayan, pinuputol-putol niya muna iba yung amoy. Iba yung amoy ng citronella. Pero pwede man siya tapang tanglad. Pwede siya. Panghalo. Masarap siya sa karne. Mas mabango siya. Oo. Makwa ang langsa. Mabango, no? Oo. Maalis yung langsa pag sa karne. Ang bango, mga kanyors, kung matry nyo itong ano, mahawakan o magganito kayo, napakabango ng kanyang dahon. Ma-smell mo talaga yung aroma. Yung natural na amoy ng citronella. So first procedure ay puputulin muna natin. At sa susunod ay pagkatapos niyan ay napapadamo pa. So atan i marami ng naputol at trivia nga pala sa mga hindi nakakaalam, ang citronella isang mabisang pang taboy ng lamok or tinatawag na mosquito repellent sa English. Na kung kayo ay sa inyong bahay napakaraming lamok, so ang solusyon ay putol-putulin nyo lang at itabi nyo sa inyong higaan. Maamoy nyo na yung refreshing aroma ng citronella at the same time malayo sa inyo yung mga lamok na ano, parang kabayo. Ayan na putol na ni Madam, ni Tita Anami. Wow, ito siyang isang ano din, plantita na hilig magtanim. Ayan, soon to be. So, sunod may kakaroon na siya ng kanyang vlog. So, wala na siya hiya. At marami din siyang alam sa pagluluto ng iba't ibang bulaklak. Kung hindi nyo alam na yung bugambilya, pwede palang iulam. Yung gumamila, ano pa yung mga tanim rose. Sa inyo ay pang dekorasyon lang yung bulaklak, pero sa kanya ay kinakain. Pwedeng kainin. Kung lang nakit ulam. Sabi pa nga eh, pang survival eh. Hindi kailangan na bumili ka ng mga mamahalin o ano. Kung pwede na naman makakuha ka sa paligid ng mga ulamin. Yan. Ito yung nakikita nyo na sa gilid. Ito yung sample ng kanyang ginawang oil na rose ba yung tano? Mm-hmm. Rose na bulaklak. Yan. At lahat ng mga flowers, lahat ng bulaklak pwedeng gawing oil. Mga mababango. Try kaya yung isang pagkita tano? Oo, namin. Mabango. Tapos yung mga ilang-ilang. Yan. So disclaimer na po, yung aming mga idea base lang po sa aming karanasan. Hindi po namin pinapromote na ito talaga yung eksakto na ano namin na knowledge, pero base sa aming experience at sa aming pagsasaliksik din, ito yung aming mga ginagawa para mapatipid tayo sa pagbili ng pagbili ng katol ito. Oo.
Ayan. So next procedure natin ay ilalaga na natin. Ayan. Napakadaling magpatubo ng citronella sa inyong paligid na inyong bahay, mga kanyors, dahil tumutubo siya kahit sa anong uri ng lupa at kahit saan at walang season sa pagtatanim nito. Kaya kung meron kayong mga lupa sa paligid ng inyong bahay, pwede kayong magtanim at susubukan nyo rin yung aming mga ginagawa. Nakatipid na tayo ay nakatulong pa tayo sa kalikasan. So pagkatapos nating nakat na yung mga citronella, ililipat natin siya sa isang glass, sa clear na glass, at ihahalo na natin yung oil para sa next natin na procedure ay magpapakulo tayo ng mainit na tubig. At ipapakita namin sa inyo kung paano ang paggawa nito. So papakulo tayo ng tubig. Inong tubig. Tubig tapos, na pakuloin natin, hintayin na magkulo, tapos ilagay ito mamaya. Ililipat niya. Na, doon. Yan pala yung 10 minutes. Pero para maging kompleto, maging oil siya, magdagdag tayo ng oil. Yan, may oil pala. Kahit anong oil, kahit anong kasi ito oil lang available yun sa amin. Coconut oil, vegetable oil. Ang pinakamaganda yung coconut oil. Yung pero maganda din pure ito. Oil siya kasi, lulutuin lang naman eh. Yung olive oil, pwede rin. Mas maganda. Mas maganda kasi mahal. Yeah, pero mahal lang. Mga wala kayong pambili, okay na rin yung coconut oil. Ordinary. Yan pala yun. Namili siya sa mga insect bites. Hmm. Tapos sa mga makati. Makati yung parang may mga skin rashes, oo, skin diseases. Hmm. Kasi yung, yun nga, sinasabi namin kanina, yung tanglad or lemongrass, mayroon siyang healing property na nakapagpagaling sa mga iba't ibang uri ng kati-kati. Hmm. Yung measurement nito is kung ano kadami yung citronella. Citronella, ganun din yung oil mo. Ay, okay. Tapos yung tubig, pwede ko idagdag ito kasi organic naman siya. Organic siya. Rose lang to. Ito yung rose na may aroma. Rose oils. Kasi kunti. Yun pala yun. Oh, ayan na. Pag kumukulo na yung tubig, at saka na siya ilagay. Hintayin lang ng ilang minuto. Okay. Yan. Malalaman natin pag luto na yung ano, okay na yung oil kasi maganito na yung color niya. Yung parang magiging dark yellow siya. Mm-hmm. Or magiging orange yellow. Pag olive oil, clear na clear kasi mahal. Hmm. Yung pera mo doon. Iba. Pero sa mga nagtitipid, ito ya, yeah, okay na to. Oo. Coconut oil. Ayan. Tsaka naglalagay ako ng asin na konti lang. Kasi yung asin maraming benefits. Oo. At saka hindi siya madali mag-moist o may, maglangis. Mayroong iodine yung, yung ano, yung asin. Asin? Ano ba? Asin? Ayun, salt. Rock salt. Iodine salt or rock salt? Rock salt. Rock salt lang. Depende kung nang available nila na pwede nito. Ayan, lagyan pala ng konting asin. Oo. At saka pagkain, hindi ba napapanis? May parang preservatives yung asin. At ang asin, maraming benefits ito, Michi. Hmm. Nyor. Yan lang. Bilis. So, yan. Yan na siya. Complete na siya. Meron na siyang oil, citronella, and then rock salt. Or asin. Isang dapat nating isalang-alang, mga kanyors, na pag tayo ay gumagawa ng oil, huwag tayong gumamit ng glass na hindi siya microwave. Kasi may tendency na mababasag siya dahil sa sobrang init. Kaya panoorin niyo yung video namin na actual na pagbasag nito. Pero maya-maya ay naayos naman namin dahil may pinalit kami pang ano dito. Procedure natin ay natapos na nating i-prepare ang ating mga ingredients sa ating citronella oil. Ang next natin na procedure ay ito na yung pinaka-sikreto kung paano gawin yung citronella oil. So ilaglag natin yung yan. Heart. Manood kayo. What's unlearned? Dahan-dahanin kasi hard. Kaya pala sinabi niya kanina na ay! Bawal lalo yung ano. Oo, dapat matig. Ay, pumuka siya. So ayun, kung napansin nyo mga kanyors, nabasag yung ating ginamit na glass. Bali, naghalo na yung oil sa tubig at saka yung citronella.
Pero wala, hindi naman ito makakasaya mga kanyars dahil pwede naman ito natin gamitin pang spray sa ating paligid para pang taboy ng lamok, or pwede na natin siya pang spray sa ating mga tanim. So, ang gawin natin na yan, papakuluan na natin. Pwede natin siyang salain at saka ilipat natin sa isang spray gun. At pwede natin siyang spray sa mga gilid ng ating bahay para lumayo yung mga lamok. At itutuloy natin yung paggawa ng oil mga kanyars. So gagamit tayo ng isang lata or isang aluminum para makagawa tayo ulit ng oil. Mga kanyars, yung finished product natin, napakuluan natin siya ng mahigit 10 minutes. Mahigit kumulang 10 minutes. Estimated namin. Next. Nililipat natin sa magandang lalagyan. Ayan na, sasalain na. Sinala na. Lumabas na siya. Ayan na ang katotohanan. Okay. May ano, di ba mayroon pang pinapatak yan yung na ano? Ah, hindi na nasa'yo. May chemical na. Ah, ganun. Yeah, all natural. Hindi natural. Natural. Organic. Kung gusto mo nga may, ano pa gilisan. Banyos. Oo. Ano na kaya kung banyos? Pang oil inyo gamit? Pang oil? Oo. Para sa lamok ano? At ito po yung 6 benefits po ng citronella oil. It uses as insect repellent, antibacterial or antiseptic properties. It helps in anxiety or stress, anti-inflammatory properties. Good for skin health and good for hair and scalp. At ilalagay ko yung description sa baba. Maraming salamat sa panonood mga kanyors. God bless and see you again sa ating next vlog. Maraming salamat kay Tita Nami sa paggawa ng content. God bless!